Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay muling nagtamo ng groin injury sa Lebron James dahilan upang magpahinga ito sa mga susunod na laro ng Lakers. Hindi pa naman kumpirmado, ganun pa man ito nga ang inaasahan ayon sa mga mapagkakatiwala ang mga NBA insiders. At kahapon nga ay bumagsak na ang Lakers sa record na 2 wins and 9 losses. Isang bagay na hindi mo aasahan sa isang team na may 4-time MVP Lebron James, former MVP Russell Westbrook, at multi-time All-Star and former MVP candidate Anthony Davis. Ganun pa man, ito na nga ang sitwasyon ngayon at talagang lubog na sa mga talo ang Lakers mga kaibigan. At isa sa mga sinisisi dito ng marami ay si Anthony Davis. Bagamat nagtatala siya ng 23 points and 10.2 rebounds per game on 54% shooting sa field, frustrated pa rin nga sa kanya ang mga fans. Dahil kahit nga disente ang mga stats na ito, alam ng madami na capable si Davis ng mas angatan pa ito. Subalit wala nga sa kanya yung gigil o want it mentality na gusto mag-dominate every game tulad noon. Pabugso-bugso na lang nga ang pagiging dominante ni Davis. Minsan makikita mo ito sa isang quarter o kaya naman sa isang half. Ngunit bigla na lamang ito manlalamig o kaya naman nawawala na ang kanyang aggressiveness. May mga second half nga kung saan literal less than 5 shots ang kanyang ginagawa. Isang bagay na hindi nga katanggap-tanggap para sa inaasahan ng number 1 option ng team o kaya naman ang player na iikutan ng opensa. Kaya naman dahil sa very inconsistent dominance si Anthony Davis, hiling nga ng mga fans ngayon ay ang itrade na siya dahil nagiging pabigat lang nga daw ito kay LeBron James. Imbis nga daw na si Davis na magbubuhat ng team dahil siya ang nasa prime pa, ang soon to be 38-year-old LeBron James pa ang mas kumakayod kaya naman napapadalas na ang injury nito. Matapos nga ang talo kahapon laban sa Los Angeles Clippers ay trending ang hashtag TradeAD at hashtag ADSofty. Sa ngayon ay madami ng mga rumors ang lumalabas sa Anthony Davis trade matapos na ibunyag ng NBA insider Chris B. Haynes ng Yahoo Sports na posibleng bukas ng Lakers sa posibilidad na i-trade si Anthony Davis. At ito ay sa dahilan na ayaw ni LeBron na masayang pa ang isang season niya. Dahil let's be honest, hindi na nga bumabata si LeBron at iilang season na lang ang natitira sa kanya. Pumirma lang din siya ng 2 years contract extension sa Lakers. Kaya naman gusto lang nga nila sulitin kung ilang taon pa man ang natitira ni LeBron bilang bahagi ng Lakers given na sobrang laki nga ng potential profit ang nasasayang kung hindi na naman sila makakapasok sa playoffs. Dahil kung ang one regular season game nga mga kaibigan ng Lakers ay umaabot ang mga presyo ng ticket from $100 to $5,000, tuwing playoffs nga mga kaibigan ay hindi na ito bumababa sa $700 at umaangat pa ito hanggang $20,000 o kaya naman mahigit kumulang 1,150,000 pesos sa atin. So yan nga po mga kaibigan ang potential profit na nawawala sa Lakers kapag namimiss nila ang playoffs. At sasamahan pa yan ang pagbagsak ng sales ng mga merch, mapa t-shirts man yan, jersey, laruan o iba pang produkto na binibenta sa loob ng crypto.com arena. Kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, dapat na bang i-trade ng Lakers si Anthony Davis o magtitiwala pa rin kayo sa lineup na ito ng Lakers at naniniwala pa rin kayo na makakabawi pa sila?